Bagong bukas. Sino? Saan? Bakit at kailan? Napakarami ngayong katanungan na gumugulo sa ating mga isipan at siya rin nagdudulot ng di pagkakaintindihan. Sino? Saan? Bakit at kailan? Sino nga ba ang ating kalaban? Ang gobyerno ba na sa atin ay sumusustento? O ang virus na kumitil na ng napakaraming tao? Sino, saan, bakit at kailan? Pandemyang ito, kailan ba ang katapusan? Kapag ba nagkaroon tayo ng bakuna? O kapag ang sambayan ng Pilipino ay nagkaisa? Sino, saan, bakit at kailan? Saan ba natin dapat simulan? Sa pagreklamo ba at sisihan? O sa pagpapataas ng antas ng ating kamalayan? Sino, saan, bakit at kailan? Bakit COVID-19 pataas ng pataas ang kaso? Dahil na naman ba sa ating gobyerno? O sadyang matitigas lang talaga ang ulo ng ibang Pilipino? Mula ng COVID-19 ay pumutok sa bansa, napakaraming trabaho na ang nawala. Mga taong bayan ay nangamba. Sila'y nataranta din at nawalan ng pag-asa. Ngunit huwag tayong magpagapi sa pandemyang ito. Hikayatin natin ang isa't isa at maging simbolo. Tularan natin ang mga bayaning nagsakripisyo para sa ating wika at kalayaan na ngayon tinatamo. Maraming paraan upang COVID-19 ay maiwasan. Paggamit ng mask at face shield ay kailangan. Social distancing ay kasama din dito, pati ang pag-iwas sa lugar na maraming tao. Kung sisihan ang ating paiiralim, di pagkakaintindihan ay madiriin. Kaya nga meron tayong wikang ginagamit upang pagkakaunawaan ay ating makamit. Wika ang tulay sa pagkakaisa, lalo na ngayon nasa gitna tayo ng pandemya. Katutubong wika man o hindi, nararapat lamang na ito ay manatili. Wika't bayanihan ang ating sandata. Kontra sa kalabang hindi natin nakikita, kaya dapat natin itong pahalagahan upang maging mas maganda ang ating kinabukasan. Sa mga panahon ng krisis na ito, magkaisa dapat tayong mga Pilipino. Umantabay at sumunod din sa gobyerno upang COVID-19 ay tuluyang maglaho.